morning mga kabalik. Ngayon meron akong malaking aral pagdating dito sa YouTube. Kasi guys, ako post lang ako ng post ng video, tapos wala akong pakialam yung pala dapat may alternate. Hindi siya dapat kung saya buong araw ka mag upload is maka-upload ka ng 4 or 3 video, hindi siya advisable para kay YouTube kasi nai-spam lang siya. So yung effort mo na yun kabaliks ay may spam lang yun, masasayang. Tapos guys, ako may pagkakamali ako. Yung playlist ko dati, hinaluan ko ng mga video na hindi naman sa akin. Baga, kumuha ko ng mga video tapos nilalagay ko doon sa playlist ko. Yung pala, hindi talaga yun siya. Pwede. Hindi siya pwede. Kasi pag ipiniplay ka ng ibang tao, ng mga kaibigan mo, yung mga nagmamalasakit sa'yo, hindi yung papatak sa views mo, kaya sa watch hour mo. Kasi yung mga videos sa'yo, pupunta yun doon sa ibang channel na kinuha mo. So, iwasan nyo yun guys, mga kabaliks. So, ngayon, pangalawa, yung pagpumunta ka sa mga live stream, pag nag-comment ka, wag, kung maaari, wag English. Wag mong gamitin yung salita English, yung naintindihan talaga ni Lolo ni YouTube. Wag yung naintindihan ni YouTube. Kailangan yung salita mo lang, or Bisaya ka, Ilocano ka, Ilonggo ka, or Tagalog. Yun yung importanteng i-comment mo sa mga videos or sa mga live stream. Yun, ganun ang gagamitin mo para hindi ka ma-spam, hindi mababawasan yung subscriber mo, hindi mababawasan yung watch hour mo. So yung subscriber, naranasan ko yun, nababawasan ako guys, 100 plus subscriber na wala sa akin. Kasi nga, ay siyempre baguhan lang ako. So ngayon, ang sunod ay huwag yung palipat-lipat ka ng live stream. Kunyari, mangisda ka dito, may live dito, tapos gusto mo mangisda ulit kasi ubos na yung nadikitan mo na lahat. Huwag kang lumipat ka agad doon. So ang gagawin mo guys, para hindi magalit yung pinuntahan mo na live stream, magpapaalam ka doon. Mag-excuse ka lang ba na host, lalabas muna ako, may gagawin lang. Pero agad-agad, huwag ka talagang lumipat ka agad doon kasi namomonitor ni YouTube yan. So, yan mga tips ko guys, kasi ako. Tapos guys, ang iwasan nyo talaga, yung may magpiplay sa inyo tapos mangingi ng bayad. Kasi ako, isa na talaga ako sa biktima noon. Kung nakita nyo yung ibang video ko na sabi ko na scam ako. Hindi ko alam kung na-scam ako, pero hindi talaga wala talagang lumabas doon sa watch hour ko. Although tumaas yung watch hour ko, pero talagang halatang halata yun ni YouTube, yung pagtaas ng watch hour ko. Kasi isang video ko lang ang napakataas ng watch hour. So malamang doon ako na-spam. So, ngayon guys, yun lang. Biroon nyo guys, ang watch hour ko is 2,700. Tapos, bigla na lang nagbaba. So, malamang doon na spam ako. So, yun lang yung mga aral ko guys. Sana may matutunan kayo sa aking mga advice sa inyo. Tapos pagka ito pala, pag nag-subscribe kayo guys, huwag lang yung pindot ka agad doon sa pula. Sabihin mo naka-subscribe ka na. Hindi,
Kumbaga, panoorin mo muna yung video niya. Panood mo na yung video niya ng mga 20 to 30 seconds. Pasok na yun sa Diyos. Tapos, i-like mo siya. Pag-like mo, mag-iwan ka ng comments. Yung pag-iwan ng comments, guys, hindi totally yan advice ni YouTube. Pero pag nag-iwan ka ng comments kasi, nakikita ka ng channel ng tao na sinubscribe mo. So, para puntahan ka rin niya. Ganun yun. Kaya ka magko-comment. Ganun yun. Hindi yun ibig sabihin na yun yung requirements na YouTube talaga. So, kailangan like, tapos comments, subscribe. Kung maliit pa lang yung bahay mo. Kung gusto mong makaisda ng marami. So, guys, yun lang. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Sana may matutunan kayo. At siyempre, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at click nyo po yung notification bell para po ma-notify kayo sa ibang videos ko. Marami pa ako mga videos, guys. Marami na akong videos. Sana mapapanood nyo. So, yun lang. Malaking aral kasi sa akin dahil nabawasan ako ng 130 subscriber at watch hour ko, nababawasan din ako ng 1,000 watch hour. So, malaking bagay yun. So, yun lang, guys.